Wala nang intro-intro mga boss. Simulan na natin ang kwento ng mga tiigasing gangster sa Japan. Ang lugar ng Chikuni City ay minsang pinamunuan ng sikat na legendary gang na kung tawagin ay Mugen, na ang ibig sabihin ay walang katapusan. Nagsimulang mabuo ang Mugen sa dalawang tao lang, sa dalawang magkaibigan na si Kuhaku at si Tatsuya. Si Tatsuya ang nakaisip ng pangalan para sa Mugen at siya din ang nagsisilbing founder nito. Parehong mahilig sa motorsiklo ang dalawang ito at mula pagkabata ay magkaibigan na sila. Si Tatsuya ang palaging tagapagligtas ni Kuhaku. Isang araw, habang nakatambay ang dalawa, may dumating na dalawang lalaki para maghamon ng away. Subalit, nauwi sa pagkakaibigan ang magaganap sana na laban. Dahil mahilig din pala sa motorsiklo ang dalawang ito, sila ay si Ota at Konishi na nagmula sa Kokoso Region. At ang dalawang ito ay nasa ibang level din pagdating sa pakikipaglaban. Ang sumunod naman ay si Tsukumo. Sa una ay nakaaway muna ito ni Kuhaku. Subalit, naging kaibigan din niya ito dahil sa motorsiklo. Tapos ay sumali na din ang dalawang alaga ni Tatsuya na si Cobra at si Yamato. At kahit may mga nadagdag na sa grupo ng Mugen, ay wala pa rin tumatayong leader sa grupong ito. Dahil ang grupong ito ay pantay-pantay lang ang turingan nila sa bawat isa. Walang pinakamataas at walang pinakamababa. At ngayon, ay pito na ang miyembro ng Mugen. Isang araw, habang nagkakatuwaan ang grupo, si Tatsuya naman ay tahimik na nag-iisip. Nagbabalak pala ito na magtayo ng restaurant dahil gustong ituloy ni Tatsuya ang dating negosyo ng kanilang mga magulang. Medyo nabahala naman si Kuhaku dahil naisip nito na baka mapabayaan na ni Tatsuya ang Mugen. Nagtulong-tulong ang buong grupo para itayo ang restaurant ni Tatsuya na ang tawag ay Itokan. Siya si Naomi. Siya ang nakababatang kapatid ni Tatsuya. Bata pa lang ay naulila na sila. Samantala, patuloy na nababahala si Kuhaku sa naging desisyon ni Tatsuya. Makalipas ang ilang araw, dumating si Ota at Konishi sa Itokan para magpaalam kay Tatsuya at Kuhaku na pupunta sila sa Amerika para maging professional fighter. Natuwa si Tatsuya at proud ito sa dalawa. Subalit, nabahala si Kuhaku at tinanong nito na kung paano na ang Mugen sa pag-alis nila. Labis-labis ang pagpapahalaga ni Kuhaku sa Mugen. Kaya ganito na lang ang kanyang reaksyon. Ipinaliwanag ni Tatsuya kay Kuhaku na hindi pwedeng ganito na lang palagi. Kailangan din ng pagbabago. Hindi ito nagustuhan ni Kuhaku kaya ito umalis. Muli siyang pinaliwanagan ni Tatsuya at nagpasalamat naman ito. Subalit, hindi maaalis kay Kuhaku ang makaramdam ng lungkot dahil ang Mugen ay tinuturi niyang pamilya. Sa kabilang banda naman, nagbabalak ang Yemura family na sakupin ang Chikuni City. Ang Yemura family ay kabilang sa 9 Dragons ng Kuryu. Ang Kuryu ay binubuo ng 9 na pamilya. Subalit hindi yun ganun kadali. Kailangan muna nilang mapasunod ang 5 pinakamalakas na gang sa lugar na ito. At isa ang Mugen sa mga hindi sumang-ayon dito dahil pinuprotektahan nila ang kanilang lugar. Ginamit ng Yemura family ang grupo ng Hyuga para talunin ang Mugen. Nagsimulang gumawa ng hakbang ang grupo ng Hyuga at inatake nila si Cobra. Alam ni Yamato na ang grupo ng Hyuga ay nagtatrabaho sa Kuryu. Sinabi ni Kuhaku na gusto nila ng laban kaya wala tayong pagpipilian. Tumayo ito para sumugod. Subalit pinigilan siya ni Tatsuya at sinabi nito na siya na ang bahalang lumutas sa problema. Magmula nang nagdesisyon na magbago si Tatsuya ay ayaw na nito ng gulo. Sumama ang loob ni Kuhaku dahil nasaktan na si Cobra. At maliban dun, napuna ni Kuhaku ang malaking pagbabago kay Tatsuya. Gayunpaman, tumuloy pa rin sa pag-atake si Kuhaku kasama ang Mugen. Tinungo nila ang kuta ng Hyuga at ito ang sumunod na pangyayari. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go!
nagtagumpay ang Mugen laban sa grupo ng Yuga at dahil dito, biglang dumami ang miyembro ng Mugen at umabot sila sa mahigit 100 at ang grupo naman ng Yuga ay natanggal na sa Koryu dahil sa pagkatalo nito. Nag-celebrate ang mga orihinal na miyembro ng Mugen dahil sa tagumpay na to. Subalit, wala dito si Kohaku dahil masama ang loob nito kay Tatsuya. Nagpaalam na si Ota at Kunishi. Ibinigay naman ng Mugen ang mga suporta nila. Subalit hindi si Kohaku dahil ayaw nito na magkawatak-watak ang mga orihinal na miyembro ng Mugen. Kinausap ni Tsukumo si Kohaku. Sinabi ni Kohaku na sumali ang lahat ng gustong sumali at umalis lahat ng gustong umalis. Sinabi naman ni Tsukumo na hindi dapat ganun yun. Naging pabaya si Kohaku sa pagpili ng mga miyembro. Aalis na sana si Kohaku, subalit hinamon siya ni Tsukumo na uminom ng alak. At kung manalo si Tsukumo, kakausapin na ni Kohaku si Tatsuya. Subalit natalo si Tsukumo. Tapos ay napaaway si Kohaku nang pauwi na ito. Habang binubugbog siya ng mga nakaaway niya, ay bigla nitong naalala noong mga panahong palagi siyang tinutulungan ni Tatsuya. Kaya lang naman sumama ang loob ni Kohaku dahil sa pinanghahawakan nitong salita na nagmula kay Tatsuya. Ito ay ang pangalan ng Mugen na ang ibig sabihin ay walang hanggan. Subalit nagbago si Tatsuya dahil gusto na nito ng mas tahimik na buhay. Matapos niyang maalala ang lahat ng ito ay nanumbalik ang lakas niya sa pakikipaglaban. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Nagpatuloy sa pagdami ng miyembro ang Mugen na hindi naman nagugustuhan ni Tsukumo. Subalit, walang pakialam dito si Kohaku. Lahat ng grupo na takot sa Koryu ay sumali sa Mugen. At kung sino-sinong gangster na lang ang nagkiklaim na sila ay miyembro ng Mugen. At kahit sobrang laki na ng grupo nila ngayon, ay hindi na sila kasing saya ng dati. Sinabi ni Tsukumo kay Kohaku na ang Mugen ay walang tumatayong leader. Sinabi naman ni Kohaku, noon yun, noong 7 pa lang ang miyembro ng Mugen. Sa dami ng miyembro nila ngayon, ay magulo ang grupo kung walang mamumuno. Sinabi ni Tsukumo kay Kohaku na nag-aalala si Tatsuya para sa kanya at hindi mo rin gusto ang ganitong klase ng Mugen. Sinabi naman ni Kohaku na umalis si Tatsuya sa sarili niyang kagustuhan, kaya wala siyang karapatang mag-alala sa akin. Sa kabilang banda naman, may dalawang kalalakihan na sakay ng magagandang motorsiklo. Sila ang legendary Amamiya Brothers kung tawagin. Ito ay si Masaki at si Hiroto. Hinarang sila ng mga hindi kilalang miyembro ng Mugen. Inangasan sila ng mga ito at hinihingan sila ng pera. At sinabi pa nito na alam niyo naman siguro kung ano ang mangyayari sa inyo kapag nakipagtalo kayo sa Mugen at handa ba kayo na labanan kami. Tapos ay sinipa ng isa ang motorsiklo ni Hiroto at ito ang nangyari. Sinubukang awatin ni Masaki si Hiroto, subalit may sumipa sa kanyang likuran, kaya nakisali na rin ito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Nabitin si Hiroto sa laban, kaya dinampot niya ang isa at sinabi nito na ituro mo kung nasaan ang leader niyo. Nagtungo ang dalawa sa kuta ng mga Mugen. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. At dito ay inabutan nila ang mahigit 100 miyembro ng Mugen. Kasama na dito ang orihinal na 4 na miyembro. Si Cobra, si Yamato, si Tsukumo at ang kasalukuyang namumuno na si Kohaku. Naunang humarap si Yamato at tinanong nito kung sino sila. Hinagis ni Hiroto ang kanyang helmet at dito ay nabasa ni Yamato ang Amamiya Brothers. Subalit wala siyang alam tungkol sa dalawang ito at dito ay nagsimula na silang umatake. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, now I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots all straight to the face. I'm taking six shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate coming. Pinatumba ng Amamiya Brothers ang mahigit 100 tao ng Mugen. Maging ang orihinal na 4 na miyembro ay hindi umubra sa Amamiya Brothers. Habang nasa Itokan, hindi sila makapaniwala na tinalo silang lahat ng 2 tao lang. Tapos ay sinabi ni Tatsuya na libu-libong tao na ang sumubok na talunin ang Amamiya Brothers. Subalit wala ni isa man sa kanila ang nagtagumpay. At hindi lang yun. Kung malakas ang 2 yun, ay mas malakas pa ang nakatatanda nilang kapatid na si Takeru. Isang gabi, kinausap ni Tatsuya si Kohaku at sinabi nito ang tungkol sa mga nangyayari. Dahil puro masamang balita ang kumakalat tungkol sa Mugen. Dahil ginagawa ng mga bagong miyembro, anuman ang naisin nila, nagtaas ng boses si Kohaku at sinabi nito na wag mo akong pangaralan. Binaliwala mo ang Mugen. Pinaliwanag naman ni Tatsuya na kailangan natin ng pagbabago. Hindi ko binaliwala ang Mugen. Ang pagbabago at ang pambabaliwala ay magkaibang bagay. At sinabi ni Tatsuya na takot ka sa pagbabago. Isang gabi, nahuli ni Kohaku ang hindi kilalang miyembro ng Mugen na ginagamit ang pangalan nito sa kasamaan. Pinarusahan niya ito at tinanggal sa grupo. Sa tuwing nag-iisa si Kohaku, ay palagi nitong naaalala ang nakaraan. Natauhan si Kohaku at tinanggap na nito ang kanyang pagkakamali. Kaya pinuntahan niya si Tatsuya para makipag-ayos at humingi ng tawad. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nangyari ang trahedyang ito. May nagtangka sa buhay ni Kohaku at kagaya ng dati, muli siyang niligtas ni Tatsuya. At ang hinihinalang may kagagawan nito ay isa sa mga miyembro ng Mugen na may galit kay Kohaku. Subalit wala itong katiyakan. At pagkatapos ng pangyayaring ito, binuwag na ni Kohaku ang Mugen. Tapos ay nawala na din si Kohaku. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, binuo ni Cobra ang Sano Hoodlum Squad para protektahan ang kanilang bayan laban sa kung sino man na gustong sumakop dito at para ipagtanggol ang mga inaapi. At higit sa lahat, ito din ay para sa kaibigan ni Yamato at ni Cobra na si Noboru. Si Noboru ay kababata ni Cobra at ni Yamato. Mula pagkabata ay magkakasama na sila hanggang sa paglaki. Nabilanggo si Noboru dahil muntik na nitong mapatay ang lalaking gumahasa sa kanyang kasintahan. At nangyari ito ng mga panahong bago pa magkawatak-watak ang grupo ng Mugen. Isang araw, may isang grupo ng mga gangster ang gustong humamon sa Sano Hoodlum Squad. Sinetap nila ang mga ito sa isang abandonadong gusali kung saan laging ginaganap ng Sano Hoodlum Squad ang bawat labanan sa tuwing may aatake sa kanilang lugar. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Sa kalagitnaan ng laban, hindi inaasahan na nagpakita si Noboru. Subalit may kakaiba sa kilos at reaksyon ni Noboru. Tumulong ito sa laban, subalit hindi siya kumikibo. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy.
Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? To fight, to die, And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Nagpatuloy ang laban hanggang sa manalo ang Sano Hoodlum Squad. Nang pauwi na sila ay wala na naman si Noboru. Dumako naman tayo sa isa pang miyembro ng Sano Hoodlum Squad. Siya si Chiharu, isang buwan ang nakalipas magmula nang makasali ito sa Sano Hoodlum Squad. Siya ay bagong transfer sa Oya High at dahil bago lang siya dito, hindi niya alam ang mga patakaran. Nakita niya na binubuli ng maraming kalalakihan ang isang estudyante. Kaya naman lumapit ito para tumulong. Ang nakabangga niya dito ay si Furuya. Siya ang number 2 sa eskwelahan ng Oya High. Tapos ay si Chiharu na ang pinag-initan ng mga ito. Hinabol siya ng mga taga Oya High hanggang makarating ito sa lugar ng mga Sano Hoodlum Squad. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakabangga ni Chiharu si Yamato. Pinigilan ni Yamato ang grupong ito para hindi sila dito magkagulo. Napilitang lumaban si Yamato dahil nahampas ito ng tubo sa likuran. Madali lang tinapos ni Yamato ang laban at nagulat ito nang makita niya ang simbolo ng Oya High. Nang makumpirma niya kay Chiharu na taga Oya High ang mga ito, ay nagmadali itong tumakas. Dahil maliban sa delikadong kalaban ang mga taga Oya High, ay siguradong mapapagalitan siya kay Cobra kapag nalaman niya ito. Nakiusap si Chiharu na sumali sa Sano Hoodlum Squad. Subalit nag-aalangan si Yamato dahil kahit ano pa man ang dahilan, nanggaling pa rin sa Oya High si Chiharu at malaking gulo ito pag nagkataon. Dahil maaring masira ang balanse sa distrito ng Sword. Ang distrito ng Sword ay binubuo ng 5 pinakamalakas na gang sa Chikuni City at ang Sword ay hango sa mga panimulang letra ng bawat gang. Ito ang Sano Hoodlum Squad, White Rascals, Oya High, Rude Boys at Daruma Family. Magkakagulo ang mga ito kapag nagsimula nilang pakialaman ang isa't isa. Gayunpaman, naawa si Yamato kay Chiharu dahil wala na itong ibang mapupuntahan. Kaya sinabi nito na bukas ay ipapakilala kita sa Sano Hoodlum Squad. Sa kabilang banda naman, binisita ni Kuhaku ang kaibigan nito na nakomatos na si Tsukumo. Kinabukasan sa Itokan, ipinakilala ni Yamato si Chiharu na nagmula ito sa Oya High. Nagulat ang lahat dahil isang malaking problema ang tingin nila dito. Inaya munang lumabas ni Tetsu si Chiharu para makapag-usap si Cobra at Yamato dahil maari itong gawing dahilan ng Oya High para makipaglaban sa Sano Hoodlum Squad. Sinabi ni Cobra na kaya nating pabagsakin ang Oya High anumang oras. Subalit, walang kinalaman dito ang Sano Hoodlum Squad. Hindi pumayag si Cobra sa gustong mangyari ni Yamato at sinabi nito na, problema mo yan. Samantala, ipinaliwanag naman ni Naomi kay Chiharu na may pinangangalaga ang balanse ang Sword na sa maliit na bagay lang ay maaari itong masira at mag-away-away ang mga gang dito. Maya-maya lang ay paparating na ang grupo ng Oya High na pinangungunahan ni Murayama. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream.
Kaagad naman nila itong nalaman mula sa mga kaibigan. Sinabi ni Chiharu na aalis na lang siya para hindi na matuloy ang away. Sinabi ni Dan na tatawagan niya si Cobra para ibalita ang pangyayari. Subalit, pinigilan siya ni Yamato at sinabi nito na ako ang lulutas sa problemang ito. Lumabas ito para harapin ang Oyahai. Tapos ay sumama din si Dan at si Tetsu. Nang magkaharap ang mga ito, sinabi ni Murayama na ibigay niyo sa akin si Chiharu. Subalit tumanggi si Yamato. Sinabi ni Murayama na nakikialam ang Sano Hoodlum Squad sa problema ng Oyahai. Sa tingin mo ba ay papayag ako ng ganito? Sinabi naman ni Yamato na walang kinalaman dito ang Sano Hoodlum Squad. Problema ko ito ng mag-isa. At sinabi din nito na kung dadapo ang kamay mo sa kung sino man na nandito, ay sa akin mo na lang lahat gawin. Tapos ay nag-aya nang umalis si Murayama habang naglalakad sila pa uwi. Tinanong ni Furuya kung bakit ito pinabayaan ni Murayama. Sinabi naman ni Murayama na kung may kinalaman dito ang Sano Hoodlum Squad, dapat ay nandun din si Cobra. Pagsapit ng gabi, ibinalita ni Tetsu kay Cobra ang nangyari. Kinabukasan, kinumpronta ni Tetsu si Chiharu dahil siya ang sinisisi nito kung bakit napasok sa gulo ang Sano Hoodlum Squad. Sinabi naman ni Chiharu na haharapin ko ng mag-isa ang problema ko sa Oyahai. At humingi ito ng pasensya. Nagmamadaling pinuntahan ni Tetsu si Yamato para sabihin nito ang plano ni Chiharu. Hindi nagdalawang isip si Yamato at mabilis itong nagtungo sa Oyahai. Nagmamadaling pinuntahan ni Naomi si Cobra para ibalita ang pangyayari. Ang Oyahai ay ang letter O sa sword at ito ay binubuo ng dalawang grupo, ang mga part-time student at ang mga full-time student. Para maging pinuno ng Oyahai, kailangan mong lagpasan ang 100 suntok. Si Murayama pa lang ang kauna-unahang nakagawa nito. Si Furuya naman ay ang pangalawa dahil 78 suntok pa lang ang kinaya nito. Matapos tanggapin ni Murayama ang 100 suntok, pinatumba niya lahat ng estudyante dito. Kaya siya ang nahirang na pinuno. Pagdating ni Chiharu sa Oyahai, tinanong siya ni Furuya kung hindi ba nito kailangan ng tulong mula sa Sano Hoodlum Squad. Sinabi naman ni Chiharu na walang kinalaman dito ang Sano Hoodlum Squad dahil problema ko to. Tapos ay ginulpi na nila si Chiharu. Maya-maya lang, dumating na si Yamato. Ikinulong ni Yamato si Furuya at Chiharu para makapaglaban sila ng 1-on-1. Tapos ay hinarangan ni Yamato ang pinto para walang makapasok. Hindi lumalaban si Yamato kahit binubugbog siya ng mga taga-Oyahai. Kasabay nito, paparating na si Cobra kasama ang Sano Hoodlum Squad. Bagamat nag-aalala si Cobra na baka masira ang balanse ng sword sa gagawin nilang pag-atake sa Oyahai, ay tumuloy pa rin ito dahil ayaw nang maulit ni Cobra ang nangyari kay Noboru. Hindi nila ito natulungan ng mga panahong kailangan ng tulong ni Noboru na naging sanhi ng pagkakulong nito. Nagsisi si Cobra at Yamato sa pangyayaring yun. Kaya ginawa lahat ni Yamato para hindi na ito maulit kay Chiharu. At ganun din si Cobra, ayaw na itong maulit ni Cobra kay Yamato. At kahit ano pa man ang maging kapalit nito, ay maluwag nilang tatanggapin para wala na muling kaibigan na mapahamak. Sa kabilang banda, nagsimula nang umatake si Cobra kasama ang Sano Hoodlum Squad. Dito na po nagtatapos ang ating part 1 mga bossing. At meron pa tayong part 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hindi ako sure kung meron 10 pero abot siya ng 9. Pero alam ko 10 to eh. So ayun, sana po suportahan nyo dahil mahaba-haba po ang palabas na to mga boss. Sana po ay patuloy nyong abangan ang bawat part na ilalabas natin. Salamat po. Wash out nga pala sa mga solid nating supporters mga bossing. At sa mga hindi naman solid, okay lang. Wash out din sa inyo. Ito nga pala ang mga nagpa-shoutout sa atin. Shahani. Shahani? Tama, Shahani. Prince Netan, watching from Saudi Arabia. Ayan, may mga OFW po tayong nanonood mga boss. Saka kay Ryan Edits. Isa po siya sa 93% na hindi nakasubscribe. Ayan. Umamin. Pero nagsubscribe na po siya. At shoutout din kay Gilbert Saavedra. Saavedra at kay Joshua Romero. Ayan, fan po yan ng mga school gang movie. Ayan, mga Kraus, HNL. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa matinding suporta.